Na oras ito, nabalitaan natin na itinasite and content pa si Spokes Harry Roque and kasama natin si Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic, konting reaction lang po. Ano po yung comment nyo dun sa balitang itinasite and content na si dating presidential spokesman Harry Roque? I heard yung balita na he was cited in contempt at meron yatang kautusan na siya ay hitine for 24 hours. I do not know if that is the order or just the initial order of his detention. But I would like to appeal to this administration not to criminalize critics or dissent or dissenters and not to weaponize the justice system, including the coercive processes of the legislative department. Kung kayo ho ay magkukulong only because Attorney Harry Roque is a perceived or actual critic or dissenter, mga kababayan, manawagan po tayo na dapat ay lahat ng tao na subject sa investigation ng Kongreso, whether ng House or Senado, same treatment. Balikan mo natin yung nakabinbin na issue ng agricultural smuggling or smuggling sa customs. Balikan mo natin yung nakagaganap na hearing tungkol doon sa pedialis. May mga taong hindi rin nagpakita. At yan po ay hindi sinight in content ng Senado. Where is the fairness here? Again, this administration do not criminalize dissent or dissenters and critics. Bukod sa mga hindi nagpakita, may mga tao rin mga hindi pinatawag. Kaya nga, hindi porke may kritiko pa lang ng pamahalaan or hindi ka sumasangayon, dissenter ka sa mga ginagawa nila sa kasalukuyan, ikaw ay iko-contempt na iko-contempt. Samantalang pagka ikaw ay aliado, o di kaya ika instrumento para magawa ng administrasyon yung gusto nila at mapalawid pa yung kanilang mga direksyon kahit hindi na tama, hindi kanila pwedeng i-cite in contempt. So again, I appeal to this administration. Tumanggap po tayo ng kritisismo and not to criminalize critics or dissent of dissenters and not to weaponize the justice system including the coercive processes of the legislative department, both the upper house and the lower house. Huling mensahe na lang po para kay Spokes Harry. I have not seen Harry for quite a while, but magpakatatag ka, Attorney Harry Roque, alam kong malalagpasan mo ito. And ang hakbang ng maisog ay kasama mo, nakatulong sa iyo, sinusubaybayan ka namin, at ganun din po sa ating mga law enforcement. And this government, do not weaponize as well our law enforcers. I heard just before you interviewed me now, yes, na may kautusan na ang Station 6 ng Quezon City Police mag-deploy ng mga kapulisan sa paligid ng batasang pambansa at harangan o bantayan ang baka biglang pagdagsa ng mga supporters ng Harry Roque. So huwag nating gamitin ang batas, ang justisya, ang ating proseso at ang ating mga law enforcement para ho takutin ang lahat ng kritiko at disenter at sadyang patiklupin at magpatuloy lang ang ganitong kalabisan sa ating lipunan. Thank you very much, Attorney Vic. Thank you. Yan po yung pahayag ni Attorney Vic Rodriguez and I hope okay lang si Spokes Harry Roque. And I hope na sana 24 hours lang nga. Kasi kung papansin ninyo po ay apat na araw po ang long holiday. Ngayon bukas ay Biyernes, Sabado, Linggo at Lunes. And sana hindi umabot ng apat na araw si Spokes Harry. At alam din naman natin na may mga issue rin siya sa sarili niyang kalusugan. And magbabalik na lang po ang Third Floor Studio with Yusek Pam sa mga susunod na oras o araw. Thank you.